Mark Cafe at syempre sa mga umiinom mo ng masarap po na Mark Cafe, pasensya na po ano ha. Kailangan na natin i-cut off na muna yung programa ko nila dahil ito, ready na po. At handang-handa na po natin, makausap po ang lalong gumagawa po ha. At syempre, very energetico and very accommodating at napaka-sipag ho na ating po namang PCOO secretary po ano ha. Walang kapagod-bago niyan, katatapos pa lang ng interview sa ibang radio station. At yun po ay mapalado tayo. It's always a blessing ko ano ha na makasama natin at makausap natin. Sabi ko nga, ang napakasipag at napakagaling ho na Presidential Commission's Operations Officer, okay? O ating PCOO Secretary, walang iba kundi si Secretary Martin Andanar. Opo, sir, good morning! Hello, good morning, Stephen Pace and DYLN Ice Radio. Good morning. Thank you for having me on your radio show. And thanks for Love Ko Ang... Ano ba ito? Love Ko Ang Naval? Sakto ba? Ang Naval. dati sir, ito tagline natin eh. Love Ko Ang Naval pa eh. Pero ngayon, ano na yan eh? DYLN, the strongest ever na yan eh. Nice Radio, the strongest ever. Parang kayo sir, ang lakas nyo pa rin. Strongest? Oh, kusgan. Kusgan kayo. Yes. Apo, Secretary, parang ito muna, yung tanong mo natin, nagpabakuna na ho ba kayo? Opo, yung una ay, I think that was June, and then after about a few weeks, siguro mga last week of June, ito yung Pfizer. Ah, ayos, Secretary nga, siyempre, para sa atin, siyempre, yun natin ito. But anyways, Secretary, alam ko, ang daming pwede mapag-usapan today. Pero gusto mo natin, siyempre, lagi tayo positibo sa buhay. At alam mo natin, ang daming nagawa ko, siyempre, ng Duterte administration po, ano ha? O po, ano ha? Gusto mo natin malaman, ang sambayan ng Pilipino, lalo na ho, dito sa Naval. O po, kung ano ho yung mga magagandang programa, mga magagandang proyekto at serbisyo, opo, ng ating Pangulong Rodrigo Duterte para po sa kapakanan ng ating bansa at ng buong Pilipino po, Secretary po, ano ha. Alam mo, ang pinakamahalagang pag-usapan natin, magandang legacy yan ng ating Pangulong Duterte. Ang mahalagang pag-usapan natin, itong mga Duterte legacy na talaga namang top of mind. Sabihin na natin na naibalik na ang mga kalye, ang daan sa ating mga kababayan. It's safer for them to walk home from their jobs, from their schools, kasi hindi na sila natakot na sila ay ma-hold up. Kung sila ay bumibiyahe, mga OFW, wala na naglagbala, wala na rin yung mga pastillas. Pagdating naman sa droga, ay bumagsak din dahil more than 50 billion worth of drugs ang nakumpiska, and we have 1.2 million drug dependents na sumurender, at may kita natin na dahil dyan ay bumaba ng 64% ang ating crime volume sa ating bansa. Top of mind also ang libreng edukasyon ng ating mga estudyante sa mga state universities and colleges. 1.6 million sa ating mga estudyante ang nakinabang sa free tuition law. Yung batas ni Senador Bongo, yung Malasakit Center na may 2 milyon na mga Pilipino ang nakinabang sa Malasakit Center na meron libreng gamot, libreng pampagamot. And imagine, 2 million na nakinabang dito, at ito'y mula noong 2019 hanggang 2021 lamang as we speak. Our farmers, 2.4 million ang nag-benefit sa rice tarification law. 229,000 hectares of land ang ibinigay sa mahigit 166 agrarian reform beneficiaries. 9.8 million TESDA graduates, 18 million rebel surrenderees. Mga kapatid natin Muslim sa Mindanao, nagising na lang na meron ng kapayapaan, meron ng kahusay, may kalinaw na dahil sa Bangsamoro Organic Law. 29,000 roads, 29,000 kilometers of roads were completed because of this build project ng ating administrasyon na mahigit, what, 5%? Halos 5%. Halos 5% sa ating GDP ang infrastructure spending.
Kaya nga ito tinawag na Golden Age of Infrastructure. Mga ginawa ni Secretary Mark Villar, mga ginawa ni Secretary Art Tugade na nakatulong sa ating mga trabahante, no? 6.5 million jobs created because of the build, no? At makita natin na more than 450 seaports, more than 210 airports ang nakumpleto na. Makita natin na 91% pa rin ang trust rating ni Presidente sa lahat ng kanyang ginawa. Ay ito ay naramdaman ng ating mga kababayan. You know, those are just top of mind at marami pang mga nagawang ating Pangulo. Yung kanyang political will na ipinakita sa pagpapalinis ng Boracay, kalain mo 6 months sinara at naging ehemplo ito na iba pang mga tourist destinations around the world na pwede palang gawin na isara ang isang tourist destination para malinis, para maging eco-friendly, para maging sustainable ang kanilang programa pagdating sa turismo. 109 million Filipinos ang may kinabang na dito sa universal healthcare. It's like saying, Stephen, na each Filipino sa more than 109 Filipinos ang meron ng automatic na insurance para sa kanilang kalusugan because of this universal healthcare law, yes, na pinirma ni Presidente ng 2020. And I can name you more accomplishments of the President, Stephen, that we can consider as his legacy. Opo, Secretary, very well said. At yung point talaga, naramdaman naman po talaga ng buong bansa ang reaction na doon. Parang tuloy yung nagbababa ko. Ang dugat at administration ko, ang dami yung talaga mga magagandang proyekto. And Secretary, eto yung tanong mo ng ating mga kababayan naman ho dito sa Piliran Province po, ano ha? Sa dami ho ng mga magagandang programa at proyekto, alright, at servisyo ho ng dugat administration. Dito ho sa aming mahal ho na probinsya, sa Biliran, Secretary, as far as alam nyo, ano yung mga magandang mga servisyo dito yan? Ay yung mga programa dito mismo sa lugar ng Biliran. You know, I cannot answer you the details of all of these projects, but like what I mentioned, no, you can say, one can say na with almost 5% spending sa ating GDP na po napupunta sa infrastructure, ay kaliwat kanan ang mga proyekto na makikita mo. Magmaneho ka sa buong Region 8, magmaneho ka dyan and you will see construction left and right. Mindanao, ganun din. Lahat ng rehiyon actually. And this is part of the build, which resulted to more than 6.5 million jobs generated and which almost saved the economy for us during this time of the pandemic. Kasi alam naman natin na puro lockdown, pero ang build ay tuloy-tuloy pa rin. Siguro makikita nyo yung mga skyway sa Metro Manila, tapos na yung mga highway dyan sa Mindanao, yung mga bridge dyan sa Mindanao na nagawa na, at dyan sa Visayas din na nagawa na, yung Cordova-Cebu link na bridge, na napakalaking link, more than 8 kilometers of link, and the bridge, makita mo na almost a kilometer of bridge ang makita natin na ginawa under this administration, at malapit nang matapos. You know, I was really there when they ground broke sa Cordova-Cebu. So soon, the travel from Cebu City to Cordova will be, 15 minutes na lang dahil mayroon tayong tulay. Yung Panguil Bay Bridge na magdurugtong sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. But let me get back to you on the projects that you have there sa Biliran na naikinabang ating mga kababayan diya sa Biliran tungod kay, yes, wala ko'y detalye karon na may pakita kaninyo. Okay, sige po. Understand that, Secretary. Ito na lang, Secretary, ano, Secretary Andanar, Martin Andanar, gusto na humugod sa iyo ng inspirasyon at ng loob po, ano ha. Sa tingin nyo, Secretary, itong pandemic ko na COVID na talaga namang humulabog po sa atin, sa mundo, dito sa Pilipinas, sa tingin nyo, Secretary, sa inyong sariling pananaw, kaya ano matatapos to dito sa Pilipinas? And saan na ho tayo sa ngayon, Secretary? Tayo ba ay
as soon as possible, ay malalampas na ho natin itong COVID-19. Ginagawa natin lahat na ma-solve natin itong problema sa COVID-19. You know, the government has built 739 COVID-19 facilities. We have more than 30 million vaccines that have arrived in our country. Tuloy-tuloy ang bakunahan na nangyayari sa buong Pilipinas. Unfortunately, kulang pa rin ang bakuna. Mabagal pa rin ang pagdating ng bakuna. Pero we are getting there. Kaya importante na sinabi ni Presidente na sunduin natin yung mga health protocols ng DOH, yung paghugas ng kamay, social distancing, physical distancing, pati yung pagsuot ng face mask. Kasi ito yung mabisang panglaban natin sa COVID-19 habang wala pa tayong bakuna o hindi pa tayo nababakunahan. Pero pagdating ng bakuna, please, magpabakuna po kayo. Marami mo kasing natatakot, pero yun lang ho talaga ang tanging pinakamalakas na panangga natin laban sa COVID-19. Meron pang Delta, meron pang Lambda. So God knows kung ano pa yung mga darating na mga variants sa atin. It is imperative for us to work closely together. Work with the President in his remaining 10 months in office, because how we fight COVID-19 today and the next 10 months will more or less set the pace and set the condition and the environment and the climate of the next administration on how they will bounce back, on how they will bring the economy back to pre-COVID days. Ang pag-bounce back, ang paglaban ng ating susunod na administrasyon sa COVID-19, ang kanilang trabaho na pagbalik ng malakas na ekonomiya and pagbalik ng mga trabaho para sa ating mga kababayan will depend on what we will do for the next 10 or 11 months. The President already has a roadmap to do that. Malakas ang ating economic fundamentals. BBB plus ang ating credit rating. Tumaas under his term. Meaning, bakit tumaas? Meaning, pag BBB plus ang credit rating, mas madaling umutang ang bansa sa mga international financial institutions na mas mababa yung interest rate. Number two, bago mag pre-pandemic, nasa 13% ang ating poverty incidence. Meaning, naipababa from 24 to 13. Millions of jobs were created during the pre-pandemic period. Ang transparency natin ay nagbigay ng lakas sa ating bansa. Kaya tayo ay 95th pagdating sa ease of doing business sa buong Pilipinas. Napakaganda ang tingin ng ating mga international investors sa atin dahil meron tayong rule of law na susunod. So, in order for us to be able to bring those glory days back, we need to work together to fight the COVID-19, because an unhealthy population is not good for the country. Paano ka babangon kung yung mga kababayan mo ay hindi sila malakas, hindi malusog, hindi sila healthy? So that's why we should buckle down to work and cooperate with our President. Saka na yung mga politika na yan. We have 10 months left to finish this job and to fight COVID-19. And it is a golden opportunity for us. So that pagdating ng panahon, kung sakasakaling ay ma-solve na itong COVID-19 at meron na tayong mga mabisang bakuna talaga sa lahat ng mga variant na yan. Apo. At kapag yan ay nangyari sa June 30, 2022, yung susunod na administrasyon, hindi na mahihirapan na ibangon muli ang ating bayan. Tama. Okay. Secretary, before your parting words, yung araw mo, alam mo namin yung may kakaila na may daming mga individual at ang daming grupo at ang daming mga maumayan ang pagkalo sa inyo at sasabi nila Secretary for Senator niya. Ano, eto naman Secretary, gut feel niyo tayo ba ay tuloy? Ano muna
pag-iisipan pa. Ako'y nagpapasalamat, Stephen, sa ating mga kasamaan sa media na nag-u-joke na tayo tumakbo sa Senado. Papasalamat ako kay Secretary Cusi, kina Governor Benabardone, mga kaibigan natin na isinama yung listahan natin noon dyan sa Senate slate. Pero alam mo, marami pa tayong dapat gawin na tatapusin dito sa PCOO para makatulong tayo sa paglaban sa COVID-19. Ako, pumasok ako sa trabaho nito bilang isang technocrat. Hindi naman ako pumasok dito bilang politiko, bureaucrat. Ako'y technocrat. Mayroon akong expertise sa broadcasting at sa streamcasting, sa media in total, in general, no? So ito ay dinala natin sa ating PCOO. Kaya nagawa tayo ng mga meaningful projects na kasangkap din ang Duterte legacy, tulad ng Mindanao Media Hub, the first ever media facility na napaka-high-tech na pagmamayari ng gobyerno dito sa Mindanao. And the first ever Visayas Media Hub will be constructed by next year dyan sa Cebu. For such a long time, Manila lang ang pinapansin. Ngayon, meron na tayo sa Visayas, meron na tayo sa Mindanao, and the next year, may tatayo tayo sa Visayas. Itong ating Government Communication Academy na ginawa natin para mabigyan ng avenue yung ating mga communicators at mga information officers mula barangay, kasama yung mga broadcasting station sa probinsya hanggang dun sa national government. The first ever Government Communication Academy will already be constructed by this year. So we are so lucky under the Duterte administration na sinuporta niya ito. Itong ating Media Workers Welfare Bill na itinulak sa Kongreso at pinangatawan, chinampion ni Congresswoman Nina Taduran, ngayon nasa Senado. At ngayon ay napakialaman din natin yung pagpasok ng Media Workers Welfare Bill para mapasenso ang buhay natin, mga kasamaan ko sa media. Yung freedom of information, tayo din ang nagtulak niya na nagbigay ng transparency sa ating gobyerno. Yung Presidential Task Force on Media Security na PCO din nag-champion niya, na pinirma ni Presidente, ginawa niyang Administrative Order No. 1. Napakadaming pwedeng gawin sa ating government communication agencies. Yung pag-asenso, siguro makikita nyo naman ng PTV, ng Philippine Broadcasting Service, ng Philippine News Agency, ng RTVM, ng PCOO, proper Bureau of Communication Services. Lahat ng ito, halos walang social media presence doon. Kung titinan mo ngayon, million-million ang followers ng government media. And of course, our laging handa, crisis communications policy. And siguro nakita nyo, kahit na baby steps tayo from 2016 to 2019. Pero nung nagkaroon tayo ng mga lockdown, we switched on, we activated the laging handa crisis comms. Kaya automatic for the first 8, 10, or 12 months of the lockdown, lahat ng mga istasyon ng gobyerno, lalo na ng private sector, ng mga miyembro ng kapisanan, ng mga broadcaster ng Pilipinas ay naka-hook up sa atin because meron tayong sistema. And as a technocrat, that's my job. My job is to put system in our government communication agencies. Paano sa ganun ay ma-harness natin yung power of communication. Mas madaling maabot yung pinakamalayong mga nayon, mga purok. And to me, okay na ako doon, Stephen Pace. I'm very happy and I congratulate all of my staff, all of my leaders at PCOO, especially the Philippine Information Agency. The PIA has never been stronger than this. Nilakyan natin yung budget ng kanilang mga rehiyon para nung sa ganun ay tumaas yung kanilang moral at makapag-operate sila ng husto. At makikita naman natin na ang PIA ngayon ay sobrang lakas. Malakas na noon pero mas malakas pa ngayon. And with our integrated news team, the government media is moving in one direction, hindi kanya-kanya. Kaya salamat, Stephen. You know, I still have a program at 9 o'clock. Sabi ko nga, as a PCO secretary, I must continue my vocation in media, which is broadcasting, radio broadcasting. Kaya kahit na tayo ay maraming trabaho din sa opisina, meron pa tayong dalawang programa na minimaintain. Ito yung Network Briefing News, tapos yung Laging Handa, mamayang alas 11. And of course, I continue to reach out to our media men and women in the provinces because I believe that decentralizing
and giving importance to our media brothers and sisters in the provinces will give us the leverage to be able to communicate to everybody. Eh, ang Pilipinas, hindi lang naman Manila eh. Di ba? Ang Pilipinas ay kasama ang Biliran, kasama lahat. Secretary, maraming salamat po. It'd be impossible singamin, Sir I.M. Stibiado, Junior, and Ma'am Joy, mga bossing namin. And sa technical department, nandito rin kumpleto. Gusto namin magpasalamat sa iyo. It's a blessing po. At nakapanayan namin po kayo. Kayo po ay nagsilbing inspirasyon para po sa amin lahat dito sa Biliran. And Secretary, alam ko marami ka pang trabaho. Ano yung mensahe po para sa lahat ng mga Biliranon na nakikinig ako sa mga oras nito at mabuhay kayo, Secretary. Thank you, Stephen Pace. Thank you sa bossing natin dyan sa DYLN. Strongest radio in the entire face of the earth. Thank you so much for this opportunity. Bihira ito. This is a golden opportunity. Every opportunity to go on air and kausapin ang ating mga kababayan at nabibigyan tayo ng chance sa radio sa frequency modulation band or sa AM band. It is a gift from God and an opportunity given to us by our friends in the media. And as a media man, I feel your frustration sometimes dahil kailangan natin ng mas binibigyan tayo ng pansin dahil tayo yung nagbibigay ng oportunidad na ma-broadcast yung mga bagay-bagay. Kung hindi naman dahil sa inyo, kung hindi naman dahil sa media, sa private media at government media, lalo sa iyo sa private media, hindi naman natin mapapaliwanag sa ating mga kababayan na ba't importante maghugas ng kamay, bakit magsuot ng face mask, bakit mag physical distancing. I mean, ito naman talaga nagsalba sa atin, kaya maganda yung ating record kukumpara sa ibang mga bansa, kahit na mga bansang mas mayaman sa atin. Tayo ay developing country lamang, pero pagdating sa mortality rate, mas mababa pa rin ng Pilipinas in our war against COVID-19. So thank you so much sa ating mga kasamahan sa media. And I really hope that we have a chance next time to engage again. Marami pa tayong pag-uusapan kung paano pasensuhin ang ating media industry. And para sa lahat ng mga taga-Biliran, thank you for the support that you give to the President. Hopefully, for the next 10 months, walang iwanan, magkasama pa rin tayo para malabanan natin itong kalaban natin na hindi natin nakikita, itong COVID-19. So mabuhay kayo at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang Biliran at lahat na nakikinig sa ating palatuntunan. Salamat kayo, Secretary. Maraming salamat po. And siyempre, all support pa rin yung amistini. And siyempre, sa Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat po. And you're very much welcome pa rin po, Secretary. Pangako ni Pangulong Duterte, ang komportabling buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon, MRTP, at iba pang mga bagong tren. This is our testament that we have created is the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA. Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway, at mga bagong expressway at highway. Bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mahigit 29,000 kilometro na kalsada. Mahigit 400 seaport projects. Mga bagong tulay, rehabilitasyon ng naiya at wala ng laglag bala. At mahigit 6 milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Every day is a different challenge, both in public service and in private work. And in this work, I am always humbled to meet people who turn life's challenges around. Meet artist and furniture designer Carl Aguila, owner of Atelier Aguila in Siaton, Negros Oriental. Let's support local business and at the same time, rediscover the Philippines.